Bilang katibayan itu puai haram duma ko tayo sa dahilan numero 4. Ang paputok ay pampalayas daw ng demonyo. Kaya daw sila bumibili ng paputok para raw palayasin ang demonyo sa kanilang mga tahanan. Allahu Akbar. Alam ninyo mga kapatid sa pananampalataya, tulad ng sinabi natin kanina, sino man sa atin ang mangungumpra ng paputok para ibenta, o kaya sino man ang magbibili sa atin ng paputok para paputukin, maghunos dili ka na. Kapag pinaharam ng Allah ang isang bagay, tulad ng paputok, ang paputok ay walang paggagamitan. Hindi mo pwedeng iluto, hindi mo pwedeng sabawan, hindi mo pwedeng prituhin, hindi mo pwedeng kainin. Saan gagamitin ang paputok? Walang iba kundi para sunugin ang pera mo. At ito po ay haram. Therefore, anuman na pinaharam ng Allah, ang kanyang halaga haram din. Anuman ang pinaharam ng Allah, ang kanyang pinagbintahan haram din. Therefore, kung mangungumpra ka ng paputok, na alam mo na ang paputok ay haram, at ang kinita mo ay ibinili mo ng pagkain, ipinakain mo sa pamilya mo, isang subo lang na haram, 40 days, 40 nights, lahat ng ibada mo, useless, walang kwenta. Isang subo lang. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, mga magbebenta ng paputok, hindi po kami nagkulang, magpaalaala sa inyo. Taon-taon, sa loob po ng 26 years, mula 1996, hanggang ngayon 2020, taon-taon ipinaparating natin sa mga kapatiran ang tungkol dito. Hindi kami nagkulang. Kahit na magalit kayo sa amin, kahit na ibinaban kami ninyo sa inyo mga masjid, tuloy pa rin ay pinaparating namin sa inyo. Ngayon, narinig mo at tuloy ka pa rin mangungumpra ng paputok, sige, decision mo yan. Mamili ka, matupok sa apoy o makaligtas sa apoy. Number 4 na dahilan, ang paputok daw ay pampalayas ng demonyo. Kung ikaw ay naniniwala na sa pamagitan ng paputok, mapapalayas mo ang demonyo sa bahay mo, ignorante ka, talagang Muslim ka. Tungkol sa ano ang katotohanan sa nature, kalikasan ni Satanas na isinumpa. Ang paputok po ay apoy. At ang apoy ang paborito ni Satanas. Galing si Satanas, galing siya sa apoy, si Iblis, Shaitan. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Galing po siya sa apoy. Noong ang Allah ay likhain niya si Adan, inutusan niya ang lahat ng anghel sa langit na magpatira pa kay Adan. Hindi para sambahin si Adan, kung hindi para sumunod sa utos ng Allah. Nataon na nanduroon si Iblis. Hindi siya anghel. Mayroon siyang permiso na magtambay sa langit. Nakakapasok siya sa langit, nagtatambay kasama ng mga anghel. Lahat ng mga anghel nagpatira pa kay Adan. Hindi bilang pagsamba kay Adan, kundi bilang pagsunod sa Allah. Nang idilat, ito po ang tafsir Ibn Kathir, nang idilat ni Adan ang kanyang mata, nakita niya lahat nakapatira pa sa kanya, maliban sa isang nakatayo na nilalang. Isang nilalang ang nakatayo na hindi nakapatira pa, siya si Iblis. Tinanong siya ng Allah, anong pumigil sa iyo ng utusan kita na magpatira pa? Sabi ni Iblis, mas magaling ako riyan. Ginawa mo ako mula sa apoy, siya mula sa putik. Katibayan, chapter 7, verse 12, basa. Qala, ma mana'aka alla tasjuda idh amartu? Qala, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sinabi ng Allah kay Iblis, ano ang pumigil sa iyo ng utusan kita? Utusan na magpatira pa. Sumagot si Iblis, sabi niya, ako ay mas magaling kaysa sa kanya,
Nili kamu aku mula sa apoy at siya mula sa lupa. Ibig sabihin, kapatid, sa pananampalataya, yang paputok mo ay waipikyan kay Iblis. Tuwang-tuwa pa ang mga alipuris ni Satanas, palakpakan sila habang nagpapaputok kayo. Hindi sila lalayas. Kung gusto mo na palayasin ang mga demonyo sa bahay mo, magbasa kayo ng Quran sa bahay ng malakas. Lalong-lalo na kapag papasok ang Maghrib. Yan ang oras na lumalabas ang mga demonyo mula sa lupa. Kapag papasok ang takip silim, kapag lulubog ng araw, papasok ang Maghrib, yan ang kanilang labasan. Sabayan mo ng pagbabasa ng Quran sa bahay mo. Lumalayas ang mga demonyo. Hindi po paputok ang pampalayas ng demonyo, ang pinapalayas mo pera mo. At ito po ay haram. Haram ang mag-aksaya, haram ang gastador, lalong-lalo na kung hindi lang gastador, hindi lang pag-aksaya, kundi sinusunog mo yung pera mo. Katibayan. Chapter 17, verse 26, Quran al-Karim. Wa ati dal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wala tubadhir tabdhira. At ibigay sa kamag-anak ang kanyang karapatan, at ganun din sa mahirap at sa mandalakbay. Ngunit huwag aksayahin ang inyong yaman sa gawin ng gastador. Huwag kang maging gastador. Bakit bawal? Bakit haram ang gastador? Dahil ang gastador, kapatid ng mga demonyo. Katibayan, chapter 17, verse 27, karugtong ng binasa natin ayah. Innal mubadhirina kanu ikhwanas sayatini wa kana as-saytanu li rabbih kafura. Katotohanan, ang mga gastador ay kapatid ng Satan, at si Satan kailanman walang utang na loob. Kaya ulitin natin, kung gusto mong magpaputok, at ang mga Muslim, isang gabi lang milyones ang pinapuputok dito lamang po sa Manila. Ano kaya sa buong mundo? Ulitin natin, sa halip na magpapaputok ka, brother, maghanap ka na lang ng Muslim na mahirap, ibigay mo sadaka. Gagantimpalaan ka pa ng Allah, ilang times, 100 times ang gantimpala mo. O kaya maghanap ka ng masjid na naghihirap, at tanongin mo sila, anong kailangan ninyo? I-donate mo yung pera mo, isadaka mo yung pera mo, gagantimpalaan ka. Huwag mong papuputokin ang pera mo. Subhanallah. Number 5, last. Sabi ng mama, bro, hindi ako naniniwala sa bilog-bilog. Kaya hindi ako mangungumpra ng bilog-bilog. Hindi ako naniniwala sa swerte, malas, sa bilog-bilog. Hindi rin ako naniniwala na masasarap na pagkain ihanda sa ating gabi ng New Year ay magiging masagana ang buhay mo. Hindi rin ako mangungumpra ng pagkain. Hindi kami magluluto ng pagkain na ihahain sa pagkainan midnight ng bagong taon. Hindi rin ako magpaputok niya. Hindi rin ako bibili ng paputok. Hindi rin kami magpapaputok. Matutulog kami maaga. Ang gagawin lang namin niya ay ipagdiriwang namin ang New Year sa pamamagitan ng family get together, family reunion. Pwede ba ito o hindi pwede? Magandang tanong. Marami pa ang gumagawa nito. Makinig kayo mabuti. Sabi nila, walang pasok bro, New Year yan, January 1. Walang pasok sa paaralan, walang pasok sa trabaho, sarado mga tindahan, kaya mag-get together naman kami. Masama pa rin ba yan bro? Na naman. Ang tanong, ginagawa ba ito ng mga sinaunang Muslim sa Pilipinas, January 1, nag-get together? Kailan kaya ito ginawa ng mga sahaba? Kailan kaya ito itinuro ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kung gusto mo ng get together, bakit sa fiesta ng pagsamba sa Janus, bakit hindi mo itapat ang get together sa fiesta ng Idol Fitr, fiesta ng Idol Adha, na fiesta ng mga Muslim na halal? Pareho rin, wala ring pasok. Idol Fitr, walang pasok paaralan, walang pasok ang mga opisina, pareho walang pasok. So kung ang problema mo ay pasok, Idol Fitr, walang pasok, Idol Adha, walang pasok, bakit hindi ka roon magreunion? Bakit ka magre-reunion? Sa piyesta ng mga kupar, na ito po ay 100% panggagaya ng Muslim. Ginagaya mo ang kultura ng mga kufar, panggagaya. At anumang panggagaya sa kultura, seremonya,
agawain ibadah nang mga kufar itu po ay haram sa atin ng mga muslim bilang katibayan. Anang hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, sino man ang nakikigaya sa isang sambayanan ay kaisa nila. Anong ibig sabihin ng kaisa nila? Tafsir ng mga ulama sa hadith na ito, ibig sabihin ng kaisa nila, kung ginagaya mong New Year ng mga kuffar sa kanilang pagiging together, kapag New Year January 1 ikaw ay nagiging katulad nila. Kung ginagaya mong mga musyrikun, ikaw nagiging katulad nila. Ano bang ibig sabihin ng kaisa katulad nila? Ibig sabihin, kung sila ay mga kuffar, ikaw nagiging kafir. Kung sila ay musyrikun, ikaw nagiging musyrik. Ito po ang katotohanan, mga kapatid sa pananampalataya. Therefore, kapatid sa pananampalataya, haram. Napakarami na mga ulama na nagbigay ng ruling, anumang fiesta ng mga musyrikun, anumang fiesta ng mga kuffar, huwag mong sabayan ng pag-celebrate, dahil ito po ay haram. Napakarami mga scholar na ating mahihiraman ang kanilang mga ruling, maliban pa sa Fatawa Islamiyah, maliban pa sa The Permanent Committee, pati na Ibn al-Qayyim, iba pang mga scholar, kanilang ruling, anumang piyesta ng mga musyrikun, ng mga kuffar ay haram sa atin bumati, haram sa atin makipagbatian, haram sa atin sumuporta, haram sa atin makigaya. Dahil mayroon pa tayong ilang minuto, 5 minuto siguro, pang last na lang na punto. Lahat po ng mga ito ay pamahiin. Superstition, bilog-bilog na prutas, pampaswerte, superstition yan, pamahiin. Masasarap na pagkain, pangsalubong sa New Year, pampasagana raw buong isang taon, superstition din ang tawag dyan. Paputok pampalayas ng malas, paputok pampalayas ng demonyo, ang tawag rin superstition. At ano ang sinabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa pamahiin? 3 beses niyang sinabi para diinan. Sabi niya, ang pamahiin ay shirk. Inulit niya, ang pamahiin ay shirk. Inulit pa niya, ang pamahiin ay shirk. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, ito ang dapat na ating intindihin. Pamahiin po, kinakailangan maintindihan mo na ang pamahiin po, superstition, yan po ang pinakadiwa ng pagdiriwang ng New Year. At ito po ay shirk. Ang nakapagtataka, marami po rito ang mga pinag-aralan, matataas ang pinag-aralan na naniniwala sa pamahiin. Halimbawa, na isa pang pamahiin. Number 13. Lalo na kapag tumapat ang numero 13 sa Biyernes, Friday the 13th. Aba, sabi nila, delikado yan. Maaksidente ka, malas yan. Allahu Akbar. Kapag ikaw na Muslim, kinansila mo ang iyong mga schedule. Sabi ng ruling ng mga Islamic scholars, kapag ikaw na Muslim, kinansila mo ang iyong schedule sa araw na iyan dahil sa Friday the 13th. Ikaw ay nakagawa ng Shirkul Akbar. Ipinantay mo ang numero, pangalan ng numero na nilikha ng Allah, pangalan ng araw na nilikha ng Allah, Biyernes, nilikha ng Allah, numero 13, nilikha ng Allah. Ginawa mo silang makapangyarihan na katulad ng power ng Allah, hindi ka lumabas dahil sa paniniwala mo na ikaw ay maaksidente. Nakagawa ka ng Shirkul Akbar. Ang tataas ng pinag-aaralan ng mga tao, mga doctorate, mga engineer, kung ano-ano mga degree na tapos, lalo na sa engineering, mga doctorate sa engineering degree, nakakapagpatayo ng mga building na 100 floors. Subhanallah. Ngunit ikutin mo ang buong Pilipinas. Ikutin mo ang buong Europa. Ikutin mo ang buong Amerika. Pati na mga bansang Muslim, may makikita ka. Building, isang building, walang floor number 13. Ha? Ikutin mo ang buong Metro Manila, lahat ng building, akyatin mo, tingnan mo ang mga numero sa mga elevator, wala kang makikita ang numero 13.
Ang gumawa ng building, mga engineer, mga doctorate sa engineering, ang tataas ng pinag-aralan, ngunit naniniwala sa pamahiin. Anong power ng 13? Walang power ang 13. Ngunit naniniwala ka, tulad ng New Year, nananalig ka, naniniwala ka na ang mga bilog-bilog na prutas sa bagong taon ay may power pampaswerte. Nakagawa ka ng shirk. Nananalig ka, nananampalataya ka na ang masasarap na pagkain na isuas isasalubong sa bagong taon ay pampasagana isang buong taon. Nakagawa ka ng shirk. Nananalig ka, nananampalataya ka na ang paputok, pantaboy ng malas, pantaboy ng demonyo, nakagawa ka ng pagtatambal. Ang lahat po ng mga ito ay pagtatambal. Shirk. Pagbibigay ng katambal sa Allah. At ito po, mga kapatid, sa pananampalataya ay either shirkul akbar or shirkul asgar. Shirkul akbar, burado lahat ng nagawa mong kabutihan. Shirkul asgar, ang mabubura yung kasalukuyan mong ginagawa. Kaya po, maganda ito na paalaala sa inyong lahat na mga mahihilig magdiwang ng New Year. Maghunos dili, matulog ng maaga, manghapunan ng maaga, huwag sumali, huwag makikipagpupunta na naman kayo sa muwa. Manunood ng putukan, nag-i-enjoy ka, ini-enjoy mong panoorin yung kapuot-puot sa paningin ng Allah. Isang putok lang, 5,000 ang mamahal ng pinapuputok sa muwa. Nandurun ka, mga Muslim, nandurun, nag-i-enjoy, ini-enjoy mo ang kapuot-puot sa paningin ng Allah. Matulog ka na lang maaga. Wala na sigurong oras. Hanggang dito na lamang po. Nawa, gantimpalaan tayo ng Allah. Nawa, buksan ng Allah ang ating mga isipan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muli po, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.